Namatay ang isang section officer ng Bureau of Customs noong Biyernes ng gabi matapos siyang barilin sa loob ng kanyang sasakyan habang nakahinto sa traffic light sa Binondo, Maynila. Nakamotorsiklo ang suspect na agad humarurot matapos ang pananambang. Nagtrabaho siya noon. That was Friday night. Most of the sections in our ports try to render overtime service during Fridays para lang maitapos lahat ng kailangan iproseso ng time yun. And I guess the one that ordered the hit took advantage of that. Noong Disyembre, nakaligtas mula sa pananambang ang isa ring opisyal ng Customs. Pareho silang nasa listahan ng 14 na mga empleyado ng BOC na iniimbestigahan dahil umano sa korupsyon. Hindi pa masabi ng BOC kung tinatarget sila, pero inalerto na ang mga nasa listahan. They were given instructions naman on the usual safety precautionary tactics that they need to employ. We've alerted the Customs Police already to try to coordinate with the police in the area. Nakipag-ugnayan na ang Customs sa NBI. Noong Nobyembre nila natanggap ang reklamo laban sa mga empleyado, pero sa ngayon hindi pa napapatunayan ang alegasyon ng korupsyon. The form of the complaint was actually to really, no, to seriously ask for an investigation to look into certain personalities. It was not the type that would insinuate na may gagawin kami dito kapag hindi nyo inaksyonan. In fact, there was a name there, and although it's a very common name. Mahigit 30 taong nasa serbisyo ang biktima at nangasiwa sa pagpasok na importasyon ng mga agricultural products. The Bureau, of course, is saddened, no, by these kinds of events. Yudes naman was known to be a very professional person. And if indeed there were misunderstanding or there were something in the way that he conducted his work, I don't think it's justified to take one's life. Binalikan na ng NBI ang crime scene at kinakausap na rin ang mga katrabaho ng biktima. Pinag-aaralan na rin nila ang CCTV sa naturang lugar. Nico Bawa, ABS-CBN News.